listeners ninyo sa inyong programa. Nung ako'y high school pa lamang ay namulat na agad ako sa mundong hindi ko akalaing mapapasukan ko. Natuto akong manigarilyo. Natuto akong Thank you.
na ay nakasimangot at maririnig sa ating boses ang pagkagalit. Pagkukeram ako, nobyo mo ako. Kung ano man yung problema mo, problema ko na rin yan. Sagot naman niya. Ano ba? Hindi ka man lang ba magagalit? Nainis ako sa sobrang bait mo eh. Hindi. Gusto kong maramdaman na magalit man lang siya, papadudod kahit minsan. Hindi. Susubukan ko namang intindihin lahat ng problema mo. Sabi niya. Napatahimik na lamang ako dahil kung tutuusin, alam ko sa sarili ko na hindi tama ang mga ginagawa ko. Nang mga araw na yon, pakiramdam ko ay nasasakal ako ng kaunti. Pakiramdam ko na ang direksyon na tinataha ko ay tama. Kahit kami pa rin ni Christian ay nakakaramdam na ako ng unti-unting pagkasawa sa kanya. At nagsasawa na rin ako sa mga bagay na ginagawa namin. Parang ayaw ko na rin siyang kasama. Hanggang sa makilala ko si Daniel. Isang taon ang tanda niya sa akin. Nagkakilala kami sa kadahilan ng kaibigan siya ng aking kaklase. Isa siyang matipuno at may kaya sa buhay na lalaki at nag-aaral sa isang kilala at magandang universidad sa Manila. Una pa lamang ay hinahangako na siya. Meron siyang mapupungay na mata na talagang nakakaakit. Nagkapalit ang kami ng number at pagkatapos ay regular na kami nagtatapusap. Next, tawag at sa chat. Dahil sa regular kaming pag-uusap ni Daniel ay nagkulang na ako ng oras kay Christian. Sobre sabi naman ni Mocha. Napaisip ako.
na akong ako sa'yo.